hi, welcome back to my channel. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe. Dahil po nadadagdagan ang mga nag-subscribe po sa akin. At kung madalang po akong mag-upload, pagpasensyahan na po ninyo dahil nga po meron po akong 5 anak na ilan sa kanila ay maliliit pa. Kumbagay, kailangan ko pa talaga ng pag-aasikaso kapag sila ay pumapasok. At meron po akong anak na 3 taon, alagain pa rin, kaya talagang napaka-busy po. At sa oras na ito po, ang ating pag-uusapan ay kung ano po ba yung kakaibang nararamdaman ng mga nagpapalaygate. Kasi naihambing ko po yung aking kalagayan dun sa iba ko pang mga kaibigan na halos nung pandemic po ay sabay-sabay kami nagpalaygate. Tulad po nung aking kaibigan, siya po ay mananahi. Dahil nga po siya ay nananahi, lagi po siyang merong kumbagay parang persado yung kanyang likod. Hindi ko rin alam kung dahil yung sa pananahi, kung nangangalay ba siya, o nakakaligo ba siya ng pagod, kaya sumasakit yung kanyang likod. Pero meron din po akong naririnig na kwento nga po na pagkatapos daw nilang malaygate, ay may nararamdaman nga daw po dun sa likuran. Kasi yung pong likuran, o dun sa gulugod, dun po itinuturok ang karayom. Yung pong anesthesia, dun po itinuturok sa gulugod. Ngayon, yung pong mga nagpapalaygate, yung ilan po na naririnig kong nagpalaygate, ayun nga po yung idinadaing nila, sumasakit po yung pinagturukan ng karayom. Pero hindi po mismo yung tiyan. Ang tiyan po ang hiniwa nung ilaygate kasi nandun po yung fallopian tube. Ang fallopian tube po ang pinutol para hindi na po magbuntis. Wala naman po akong narinig na idinaing nila yung sumasakit yung tiyan nila. Kundi, ang idinadaing po yung masakit, yung pinagturukan nga ng karayom sa gulugod. Ang kaibigan ko po ay nalaygate kasabay ng cesarean. Pero ako po ay nalaygate pagkatapos kong manganak ng normal. Kung ihahambing ko po yung aking procedure ng ligation sa kanya, mas marami po palang turok sa kanya ng anesthesia kasi ayon nga po sa kwento niya, naturukan din po siya ng anesthesia sa may kabilaang hita. Samantalang ako po noon ay hindi. Doon lang po talaga sa gulugod ako tinurukan. At ito na lang po yung pagkakaiba. Nung una ko lang po talaga naramdaman yung pagsakit ng aking likuran. Mga anong po ngayon, bali 3 taon na nakalilipas, pero hindi ko na po talaga naramdaman yung pagsakit ng aking likuran. Nung una po, naramdaman ko yon nung bago-bago pa lang kapag panahon ng malamig, pero kapag po napapagod ako, hindi ko naman talaga yung nararamdaman. Pero yung akin pong kaibigan na nasisarian, yun daw po yung nararamdaman niya. Lalo na kapag siya ay napapagod, laging masakit yung kanyang likuran. Kaya kung kayo po ay magpapasya na magpalaygate, lahat po tayo na gustong magpalaygate, ay kailangan natin talaga ng lakas ng loob kasi hindi natin talaga alam kung ano yung magiging epekto sa atin ng ligation. Pero gaya nga po nung mga naikwento ko na nung sa una ko pang mga vlog, kung mapapanood nyo po, sinabi ko po na talagang kahit maraming nagsasabi ng ilang negatibong bagay tungkol sa ligation, hindi ko po yun pinansin. At nagpapasalamat nga po ako kahit na ganun yung naging pasya ko, ay masasabi ko pa rin na hindi po ako nagsisi sa aking desisyon. Pero yung akin pong ibang kaibigan, minsan natatakot din bakit nga ganun yung naging resulta sa kanila. Kaya kung meron po kayong ilang mga katanungan sa ligation at kung hindi po ako busy at ma-tsempohan ko po na kayo ay nag-comment at nabasa ko po yun, sasagutin ko naman po ay inyong mga katanungan tungkol sa ligation. Kung meron po kayong balak magpaligate, ang lalapitan nyo pong doktor ay yung OB-GYN. Siya po yung nagpapaanak sa mga buntis at siya rin po yung naglaligate. Kasi akala ko po noon, iba pa yung maglalaygate, pero hindi po pala. Kapag po kayo may balak magpalaygate, magpa-check up na po kayo sa OB-GYN at siya na rin po yung magdediretso ligate sa inyo. Halimbawa, kung plano nyo ay umanak muna kayo ng normal, papahingan lang po kayo ng ilang oras tapos ilalaygate na kayo. At kung cesarean naman kayo, at yun mismo yung payo ng doktor sa inyo,
ay edi sundin na lang po para po yun sa inyong ikabubuti. At siya po yung baby ko. Hi ka, bebe. Ngiti mo na. Siya po yung baby ko. 3 taon na po siya ngayon.